aming kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto'y pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, kagaling ay matatamasa. Yes, Doktora. Naaalala mo ba yung kasabihan na the eyes are the windows of the soul? The eyes are the windows of the soul. Ah, opo, oh. Doktora. Oo naman. Talaga? Oo naman. Eh, ba't parang napakasarap ng oo naman syempre, mo? Nakita ko na siya. Ayun. Ibig sabihin, 2020 ang vision mo. Malilaw na siyang siya talaga. Siya na talaga yun. Siya talaga. Wala nang iba? Wala na. Siya lang talaga. Aba. Eh, sandali. Mamaya yung chismisa natin. Happy healing morning po mga kapatid. Nandyan na pala kayo. Pinag-uusapan nga po namin ni Chef Tristan ang tungkol sa mata. At kung medyo malabo po ang pagtingin nyo sa amin ngayon, baka hindi ang TV nyo ang may diferensya. Baka ang mata. Dahil napakarami pong problema sa mata. At speaking of mata, may hinahanap na gwaping ang aking mata, Chef Tristan. Bukod sa iyo, may bulilit. Nasaan si Ali? Saan nagtago ang aking little Ali? Namimiss ko ang baby. Wala, hindi po dumating ngayon. So, mamimiss natin si Ali. Pero kung si Chef Tristan po ay nakita na niya at importante sa kanya ang 2020 vision niya, sa akin naman, importante ang mata. Dahil dapat ay malinaw ang mata para malaki ang kita. So, alamin natin ang magbibigay problema sa mata. Alisin natin yan. Panoorin po muna natin ito. Ang kakayanan na makakita dulot ng malinaw na paningin, bunga ng malusog ng mga mata, ay mahalagang bahagi ng kalusugan. Nakasalalay sa ating mga mata, katulong ang utak, upang maunawaan natin ang mga bagay na nakikita sa paligid. Subalit, may mga pangyayari at mga karamdamang nakakaapekto sa mga mata. Kabilang na dito ang pagkapuwing ng mata, dulot ng alikabok o ng mga foreign objects na maaring aksidenteng pumasok sa mata at makapinsala sa cornea ng mata. Malaking tulong sa proteksyon ng mata ang eyelids o ang mga talukap ng mata, gayon din ang taglay nitong maliliit na buhok na tinatawag nating eyelashes. Gayunman ay maaring makaranas ng eyelid inflammation o ang tinatawag na blepharitis. Ito ay nangyayari kapag ang oil glands na taglay ng hair follicles ng eyelids ay nagbara o na-irritate. Ang cornea, ang manipis na transparent dome na nasa ibabaw ng iris ng mata o ang may kulay na bahagi ng mata sa gitna na katabi ng pupil o ang kulay itim na nasa sentro ng mata. Ang lahat ng liwanag na nasasagap ng mata ay unang pumapasok sa cornea para makakita ang mata. At napag-alaman na maging ang matagal na paggamit ng contact lenses ay maaring makagasgas at maka-irritate sa cornea na maaring mauwi sa corneal ulcer o ang pagkasugat nito. May kondisyon din ang mata na tinatawag na entropion, kung saan ang eyelid ay gumagalaw, papasok sa mata at nakaka-irritate ang mga pilik mata na nagdudulot ng pamumula at gumagasgas sa cornea ng mata. Maari ring makaranas ang mata ng muscular contraction o ang paulit-ulit na involuntary spasm. Subalit may kondisyon din na tinatawag na ophthalmoplegia o ang paghina ng eye muscles na humahantong sa tuluyang pagkaparalisa nito. Dito ay naapektuhan ang mga bahagi ng anim na muscles na nagko-control sa pagkilos ng mga mata.
Presbyopia naman ang tawag sa kondisyon ng mata kung saan unti-unting nawawala ang kakayanan nitong kaagad na i-focus ang paningin sa malapit na object o bagay na gustong tingnan. Samantala, ang pagkaduling ay tinatawag na strabismus na sinasabing nakakaapekto sa tinatayang 4% ng mga batang may edad na 6 na taon pababa na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa alam ang dahilan. Ang pagkaduling naman na nararanasan ng adults ay sinasabing maaring dulot ng brain tumor, pagkasira ng retina ng mata, dulot ng diabetes o stroke. Karaniwan na itong inooperahan o di kaya naman ay ikinokorek sa pamamagitan ng pagsusuot ng salamin. May mga tao rin na nakakaranas ng pagluwa ng mata na indikasyon ng iba pang kondisyong pangkalusugan tulad ng toxic goiter. May mga pagkakataon na nakakaramdam ng pangangati sa mga mata at minsan ay tila mahapdi at mainit ang singaw ng mata. Maaring ang ganitong kondisyon ay sintomas ng impeksyon lalo na at may kasabay na pamumula at discharge sa mata. Isa pa rin sa karaniwang tumutubo sa mata ay eyelid bumps o ang tinatawag na kuliti na maaaring makaapekto sa paningin ng pasyente. Madalas rin na nararanasan ang pagsumpong ng sakit sa mata na kung tawagin ay pink eye o conjunctivitis na lalong kilala natin bilang sore eyes. Minsan ay tinatawag itong bloodshot eyes at mula sa simpleng sore eyes ay maaaring mauwi sa mas seryosong kondisyon ng impeksyon. May tinatawag rin na allergic conjunctivitis kung saan ang nagdudulot ng pamumula at pamamaga ng mata ay allergic reaction sa ilang kemikal o dumi sa hangin. Problema pa rin sa malinaw na paningin ang pagiging farsighted o nearsighted. Ang farsightedness o hyperopia ay nagdudulot ng mas malinaw na paningin sa malayuan at mas malabo naman sa malapitan. At ang nearsightedness o myopia ay nagbibigay ng malinaw na paningin sa nakikita ng malapitan at malabo na ang nakikita sa malayuan. Kabilang pa ang astigmatism sa problema sa mata na nagdudulot ng distorted vision dulot ng pagbabago sa hugis ng cornea. Alamin naman natin kung paano naapektuhan ng lateral rectus palsy si Rolando. Ako po si Rolando Hiran ng Taguig City na may karamdaman ng lateral rectus palsy. Pagising ko ng umaga, nagdubli ang aking paningin. Sana na matulungan ako ni Dr. E na may balik ang aking paningin. Ganun po pala yung doktora, na bigla siyang naduling. So, ibig sabihin, pwede mangyari to kahit pag ito'y pinanganak ng normal. Pag nagkakaedad, biglang naduduling. Nagkakaganon. Isa yan, chef, sa tinatawag nilang degenerative disease, no? Na pagka nagkakaedad na, pumapalya na ang mga piyesa ng katawan. O tingnan natin kung paano nasolusyonan the healing galing way ang problemang ito ng ating kapatid. Sa pagpapatuloy po ng Healing Galing sa TV5. Dahil problema po sa mata ang pinag-uusapan natin, may paraan po para malaman natin kung nagsisimula na ba magka-problema ang mata. Abangan ang katanungan ng mga kapatid nating may karamdaman sa mata sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV5. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman, basta't holistic approach ay iyong susundan. Sabon man o mga oil, maging organic orals. Meron ding salts, mga grains, at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products iyong laging tandaan. Nasa natural na paraan ng paggagamutan, nasa iyong healing, nasa iyong galing. Healing Galing. Samahan si Dr. E sa kanyang natural na pagiging healthy ng katawan, puso, isip at pananaw sa mga bagay-bagay sa Radyo 5 at Action TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at sa TV5 kasama si Chef Tristan at Ali tuwing Linggo, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng umaga. Pag gusto ng healing, gagaling!